Pag-usapan po natin ngayon, Congressman Rodante Marcoleta ng Sagip Party List. Ang ganda ng kanyang marginalized sector na party list. Under party list law, ang kanyang kinakatawan ay ang Sagip Marginalized Sector. Okay? Pero marginalized sector dapat ang kanyang ipinaglalaban, di ba? Kasi Sagip Party List, yan ay isa sa talagang marginalized sector na respeto natin. Kaya nga siya ay merong upuan sa Kongreso at ang kanyang organization dahil Sagip, ang ganda. Pero ang tanong, kasama ba na dapat niyang sinasagip ay ang Vice President or Office of the Vice President, si Inday Sara Duterte? Kasi ngayon, napapansin ko, active na active siya sa mga committee, lalo na sa Committee on Appropriation at ito ang pinaka-late na nagkagulo kahapon sa Committee on Good Government and Public Accountability. Sinasagip talaga niya si Inday Sara. Kahit na ang tingin ko at tingin ng marami, ikawalaan ang respeto ni Inday Sara sa mga rules ng Kongreso at ng Komite at ng institusyon dahil ayaw niya magpaliwanag kung saan niya ginagamit ang kanyang pera at hindi siya sumusunod sa mga rules. Ultimo yung panunumpa bilang resource person, ayaw ni Inday. Pero ipinagtanggol pa rin, sinasagip pa rin ni Marcoleta. Anong inyong tingin dyan kay Congressman Marcoleta? Siya ba'y kumakatawan talaga ng sagip marginalized sector? Pero ang tingin ko, ang Vice President, hindi yan parte ng kanyang marginalized sector na sagip. Kasi ang sagip, eh, pasintabi na, di ba? Marginalized yan, mga hindi malalaking pangalan ang grupong yan. Ay ang Vice President, elected Vice President, number 2 sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Ay bakit patuloy na sinasagip? Talagang sagip, sinasagip, sinasalba ni Marcoleta sa paggastos ng perang tinatanong sa kanya bilang public official kung saan ginagamit. Sabi nga nila, eh, public office is a public trust. At pag hindi mo na napanatili ang pagtitiwala ng publiko sa iyo at sa iyong opisina, dahil yan ay pera ng bayan ang ginagamit, magkakaroon ng betrayal of public trust. Pero bakit sinasagip nitong party list na si Congressman Marcoleta? Kaya tinatanong ko. Alam niyo, kaibigan ko ng personal din yan. Matagal ko nang nagtatawagan pa kami niya at nagtetext pa ng kanyang ang mga staff niya na kanyang mga anak, eh. Ah, yan po yan. Ito lang ang sample. Nung panahon ng ABS-CBN franchise, yung prangkisa ng ABS-CBN under Duterte administration, napaka-active. Ngayon sa Marcoleta, in aid of legislation, kaya kanilang hinarang ang prangkisa ng ABS-CBN, hindi nirenew. Di ba sila yan? Sina Mike Defensor, at kung sino-sino mga congressman ng mga panahon yun, patay na si Congressman Barsaga, Boying Remulla, yung mga grupong yan, eh. Di ba? Kaya nasara ang ABS-CBN dahil sa in aid of legislation na paninindigan nito mga congressman ito, including Sagip Party List Congressman Marcoleta. Pero ngayon, under Marcos administration, in aid of legislation ang ginagawa ng Committee on Good Government and Public Accountability at pati na po yung Committee on Appropriation, bakit kinukontra ni Marcoleta at pinagtatanggol pa ang Office of the Vice President at ang Vice President ng bansa? Ano ang pagkakaiba ng in aid of legislation ng Duterte administration at ang in aid of legislation investigation ng Marcos administration? Under 1987 Constitution at Committee on Rules o Rules ng Kongreso, never nagbago yan. Pare-parehas lang yan. Ang nagbago lang si Marcoleta. Ang nagbago lang sa ngayon sa aking personal observation ay yung pananaw ni Marcoleta. Kasi
kanyang ipinagtatanggol itong Duterte. Maka Duterte ang dating. Pasintabi na, congressman, kilala mo ako. Yun ang aking analysis at opinion. Maka Duterte ka noon hanggang ngayon pala. Akala ng mga Pilipino, ikaw ay Marcos. O ikaw ay neutral. Ikaw ay magaling na abogado at mambabatas. In aid of legislation, para kasama mamayan Pilipino. Yan ang paniniwala ng mga Pilipino sa iyo. Pero ngayon, under Marcos administration, hindi pala maka-Pilipino ang dating mo. Maka-Duterte ka lang. Kasi Duterte ka pala. Sayang. Sayang, Congressman Marcoleta. Galit na sa iyo ang taong bayan. Galit na ang hindi lang itong aking mga followers, subscribers, at viewers worldwide. Magbasa ka at manood ka ng iba't ibang mga channel, mga radio, TV, at itong social media. Maraming nagulat sa iyo. Hindi lang gulat, maraming nagagalit sa iyo, Congressman. Kasi, ulitin ko, parehas lang ang batas noong Marcos at noong Duterte at Marcos administration in aid of legislation. Pati mga rules, parehas lang. Bakit noon, talagang pinaiiral mo at sinusuportahan in aid of legislation, ipinasara nyo ang hindi nyo nirinyo ang praktisa ng ABS-CBN. Nasara ang ABS-CBN. Eh kahit nga nung issue ng SMNA, tahimik ka, Congressman Marcoleta. Hindi ka sumausaw dyan eh. Samantalang aktibo ka ng panahon ng sa ABS-CBN. Tapos gayon, biglang lumutang ka, pro-Duterte ka pala. Bakit in aid of legislation din ang ginagawa ngayon, kaparehas na nakaraang administrasyon, kinukontra mo. Especially itong ito napakadelikado niyan. Good government and public accountability. Yung pera ng bayan ang pinapahalagahan niyan. Tama ba o hindi ang paggamit? Yun ang gustong malaman ng komite. Kinukontra mo, kaya nagalit sa iyo si Congressman Abante, di ba? Wow! So, kayo, mga nanonood, nakikinig, please like ng aking mga video dito sa aking mga channel. Itong channel na ito, MA Pinoy TV, at yung kabilang channel ko na Mike Abbey Opinions. Hindi ako nagagalit kay Marcoleta. Tinatanong ko lang, Congressman, kung nakikinig ka, alam ko nakakarating sa ito dahil palo na nanonood yung mga anak mo sa akin. Pakiparating lang, yan po yung pulso ng mamamayan. At itong aking opinion, interpretation, wala rin personalan ito. Nagtatanong lang kami, bakit ka nagkaganyan? Ang taas ng expectation ng taong bayan sa iyo na ikaw ay magaling, makabayan, makatao, pero ngayon lumutang ka, maka-Duterte ka lang, na wala na yung makabayan, makatao at magaling. Why, Congressman? Any comment, reaction, please like, follow, subscribe, dun sa hindi pa.